uri ng pandiwa, pandiwang palipat at katawanin. Pandiwang palipat o transitive verb. Ang pandiwang palipat ay may tuwirang layon o direct object. Ang tuwirang layon ay isang pangalan o panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Ang pandiwang palipat ay pinangungunahan ng mga, kay, kina, ni, at nila. Sumasagot ito sa tanong na ano? Mga halimbawa, nagtitinda ng sorbetes si Mang Roy. Ang ating pandiwang palipat ay ang nagtitinda. Tanong, nagtitinda ng ano? Ng sorbetes. Ang salitang sorbetes ay ang pangalan na tuwirang layon din. Ikalawa, nagbigay ng babala si Jonathan kay David. Nagbigay ng ano? Ng babala. Ang ating pandiwang palipat ay nagbigay. At ang ating tuwirang layon ay ang babala. Ikatlo, si tatay ay umiinom ng kape. Umiinom ng ano? Umiinom ng kape. Ang ating pandiwang palipat ay umiinom. At ang ating tuwirang layon ay ang pangalang kape. Kaapat, sinong gustong manood ng Avatar? Manood ng ano? Manood ng Avatar. Panlima, pinakain ng karne ni Allison ang alagang pusa. Pinakain ng ano? Ng karne. Ang ating mga tuwirang layon ay karaniwang kasunod pagkatapos ng pandiwa. At ang pandiwang katawanin o intransitive verb. Ang mga pandiwang katawanin ay walang tuwirang layon at nakatatayo ng mag-isa. Mga halimbawa, namasyal ang mag-anak sa parke. Si Miko ay nagtatanim sa hardin. Nagtago si David. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Lumiliwanag na. Ang mga pandiwang namasyal, nagtatanim, nagtago, naglalaro at lumiliwanag ay mga pandiwang katawanin dahil wala silang tuwirang layon at nakatatayo ng mag-isa. Maituturing din na pandiwang katawanin kung ang bahagi ng pangungusap na may pariralang nagsasabi kung kailan, paano o kung saan ginawa ang kilos o pang-abay. Mga halimbawa, araw-araw nagbabasa ang aking ate. Tumakbo ng mabilis ang cheetah. Nagtatanim sa hardin si Julie. Ang mga pandiwang ito ay mga katawanin dahil wala silang ipinapakitang tuwirang layon. Kaya mo na! Tukuyin kung ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nasa uring palipat o katawanin. Tatandaan na kung ito ay pandiwang palipat, ito ay may tuwirang layon at sumasagot ito sa tanong na ano. Samantalang, ito ay pandiwang katawanin kung ito ay walang tuwirang layon at nakatatayo ng mag-isa. Ngayon ay sagutin na natin ang mga ito. Unang bilang, naglaro ng basketball ang koponan ng Ginebra at Bay Area Dragons. Palipat, dahil sumasagot ito sa tanong na ano? Naglaro ng ano? Basketball. Ang basketball ay ang pangalan na matuturing din natin na tuwirang layon. Pangalawa, ang mga tagahanga ng Ginebra ay nagtungo sa Philippine Arena. Katawanin. Dahil nakatatayo ito na mag-isa at wala itong tuwirang layon. Tatlo, sila ay nagdala ng mga posters bilang suporta sa mga iniidolo. Ito ay palipat dahil nagdala ng ano? Ng mga posters. Kaapat, si Daniel Padilla ay nanood din. Ito ay katawanin. Walang tuwirang layon. Bumili ng merienda ang lahat para hindi sila magutom. Bumili ng ano? Ng merienda. Kaya ito ay palipat. Sumisigaw ng malakas ang mga tao sa bawat puntos ng Ginebra.
Ito ay katawanin, dahil ito ay nakatatayo ng mag-isa at walang tuwirang layon. Kapito, ang Bay Area Dragons ay nagpakita rin ng galing. Nagpakita ng ano? Ng galing. Kaya ito ay palipat. Nagwagi ang Hinebra sa kabuuang puntos na 114 laban sa Bay Area Dragons na may 99 puntos lamang. Nagwagi. Ito ay katawanin. Ikasyam. Ang masayang laro ay nagdulot ng ngiti sa mga tagahanga. Nagdulot ng ano? Ng ngiti. Ito ay palipat. At ikasampu. Nagdiwang ang lahat sa pagkapanalo ng Hinebra. Ito ay katawanin. Napakahusay mo! Salamat sa panonood at pakikinig!